ka. At doon lang sinabi ni Apostol Pablo, naligtas ka. Tingnan niyo ang pangasabi. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ayun, nagtatanong, paano ako maliligtas? Paano ako maliligtas? Ito, ang formula, hear, receive, and stand. Para ikaw maligtas, tingnan niya sabi, na inyo naman pinanatilihan, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagalin niyong iingatan ang salita ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng alam, walang kabuluhan. So dito makikita natin, itong step na ito, ito ay for salvation. Ligtas ka kung ikaw ay nakapakinig ng pangaral na iyong tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya, pagbabalik sa pagbabautismo, at pananatili rito, nasabi ng Apostol Pablo, ligtas ka. Saka natin yan? Kung hindi ka dadaan sa prosesong ito, ay hindi ka maliligtas sapagkat ito ang proseso ng Diyos. Nakata yan? At itong ebanghelyong itong sinasabi dito sa Acts o sa 1 Corinthians 15 ay may kinalaman sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Tingnan nyo, tutuloy natin sa 3 and 4. 1 Corinthians 3 and 4. Okay, ang sabi, 53 and 4. Sapagkat ibinigay ito sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay na magpuli ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So itong ebanghelyo ito ay sinabi, ito yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus. Okay, at ang topic dito sa 1 Corinthians is about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, pinasimula niya, sabi niya, marami kong weaknesses na magpapatunay na tunay nga binuhay ng muli ang ating Panginoong Kristo. Tingnan mo, tuloy po natin ang pagbasa. Dito po sa 15, ay sa 5. 15:5 ng 1 Corinthians. At siya napakita kay Sepa, ibig sabihin napakita ang buhay. At sa kasalabing dalawa, ebidensya na ano, meron siyang mga eyewitnesses na tunay nga siya'y nabuhay na magpuli. Sa verse 6, pagkatapos ay napakita sa mayigit 500. So, Jesus has 500 eyewitnesses sa kanyang resurrection. Okay? Tuloy natin. O nga, iba na matutulog pero meron pang buhay. Ito'y sinulat ang 57 AD. Sabi ng Apostol Pablo, hanggang ngayon, 57 AD, meron pa silang matatanong na buhay na nakakita sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Tama natin yan? Meron pa nakakita ang buhay siya. Hindi ngayon, kasi pag binasa natin ito ngayon, hindi ngayon. Yung ngayon dito ay yung 57 AD. Para hindi kayo malito. Ano? Kasi sabi po dyan, pagkatapos ay napakita sa mayigit 500, kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nabubuhay hanggang ngayon. Yung pong hanggang ngayon, hindi po 2015, yung hanggang ngayon, yung 57 AD. Kaya huwag kayong maghanap ng buhay pa hanggang ngayon. Nakita sa ano? Nabuhay ang ating Panginoong Kristo. Naintindihan niyo po? Pero sabi, ang iba'y natutulog na. Ibig sabihin, patay na. Okay, tigup na. Okay, sa verse 7. Saka napakita kay Santiago. Saka sa lahat ng mga apostol. So naulit na naman yung pagpapakita sa 12. At sa kauli-hulihan tulad sa isang pinanganak, sa tiga palakunan ay napakita naman siya saan? Sa akin. So dito, tinutunayan lang ni Apostol Pablo dun sa 1 Corinthians chapter 15, na tunay nga nagbalik na muli ang ating Panginoong Kristo mula sa ano? Sa buhay. Pero ang tanong pa rin natin ito eh, na hindi pa nasasagot. Eh ano ngayon? Di ba? Eh ano ngayon? Kung nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo, anong pakikinabangan ng mga Kristiyanong ito sa pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo dahil sa eternal covenant na ito? Di ba? At ngayon, yun rin pa rin ang tanong natin. Anong pakikinabangan
ating Panginoong Kristo. Ano pa kinabaw ko rito? Anong benefit meron ako sa death, burial, resurrection of our Lord? Kasi, para maalim mo ang mga Kristiyanong ito na tinutugis araw-araw, at itong binanggit mo, merong itong ano, magagawa sa kanila. Nakuha natin yan? Kaya ito sinulat sa Hebrews sa mga Kristiyanong ito at sinabi, nabuhay na muli ang ating pasukin dahil sa eternal purpose. Ang tanong nun, ano ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng ating pasukin para ano, maaliw ako sa mga persecution at hindi ako bumitaw sa pananampalataya ko sa ating Panginoon. Tayo rin, ganun din. Ano meron ng resurrection of Christ para hindi tayo bumitaw sa ating pananampalataya? Ano benepisyo nito sa atin? Di ba yun ang tanong dapat natin malaman? Ano meron ang resurrection of Christ? Ano pakikinabangan ko ito? Yun nga po, masahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Yan, basa natin magbasa.